Sa tuwing namimili ang 40 anyos na si Janice, isa raw sa madalas niyang unahing bilhin ang mga pagkain gaya nito na easy to cook. Maliban daw kasi sa mas mura ang mga ito kumpara sa pagluluto ng mga sariwang karne, mas madali raw kasi itong ihanda. Lalo na sa tulad niyang may asma o hika, na hindi raw po pwedeng madalas mapagod. Madalas namin lutuin hotdog or longganisa, kaya tosino dahil yung mga bata, yun ang gusto, tsaka mas madali lutuin. Dahil daw sa malimit na pagkain ng mga cured o processed meat, napansin ni Janice na lumobo rin daw ang kanyang timbang. Mula 134 pounds noon, ngayon ang kanyang bigat umabot na ng 176 pounds. Simula nga raw nang tumaba siya, mas naging madalas din daw ang pagsumpong ng kanyang hika na pinapalala pa ngayon ng malamig na panahon. Binabahing ako ng binabahing, tapos mamumula yung mukha ko. Simula January, halos araw-araw. Na-asma ako. Bago ako matulog, papausok ako. Kasi ang hirap huminga, lalo't malamig. Nababahala raw siya, lalo pat ang isa niyang pinsan, humanaw dahil sa komplikasyong hatid ng asma. Habang ang isa niyang anak, mukhang naman na rin daw ang sakit niya dahil nagsisimula na rin daw ito nakakitaan ng sintomas ng hika. Ang asma o hika, isang sakit sa baga kung saan namamaga ang bronchial tubes at nagdudulot ng pagkipot ng daanan ng hangin sa baga. Ang asma o hika ay isang chronic inflammation ng baga. Ito ay isang pabalik-balik na sakit na maaaring magsimula kabataan pa lang or pwedeng magsimula ng matanda na. Ito ay maaaring mamana, kadalasan na mamana kung meron tayong family history na hika sa pamilya. Ayon sa Global Asthma Report, humigit kumulang 11 milyon o isa sa bawat 10 Pinoy ang may hika. Karaniwan nakapagpapalala ng asma o hika ang alikabok. Gayun din syempre kapag tayo ho ay nakaamoy ng pabango. At syempre, gayun din nakaka-trigger din po sa asma ang paglalaro ng ating mga pet. Gayun din ang labis na pagtawa o ang tinatawag natin na laughter-induced asthma. Ayon kasi sa pag-aaral, ang labis na pagtawa ay nakakaubo. At syempre pag gayon din, ay nakakapagpasikip ng dibdib. At sa kalaunan, ay maaaring mauwi sa atake ng asma. Pero ayon sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa Respiratory Medicine Journal na Thorax, ang pagkain daw ng cured meat nakapagpapalala ng mga sintomas ng hika. Ang nitrates daw kasi o yung nagbibigay kulay at nagpapatagal ng shelf life ng karne ay nakakasira ng cells ng ating katawan. Paliwanag naman ni Dr. Felicia Raquel Salvador Tayag, PRO ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology. Wala pang masusing pag-aaral na related ang pagkain ng mga processed meat sa pag-atake ng hika. Pero maaari nating sabihin na ang pagkain ng processed meat ay nakakadulot ng obesity at ang obesity ay maaaring magpalala ng hika o ng atake ng hika. Para tulungan na rin si Janice sa madalas na pagsumpong ng kanyang hika, sinamahan namin siyang magpakonsulta kay Doktora Tayag. Ilan pa po kayo may hika? Last month pa po do. 1 month na? Halos. Mag-2 months na po. Para sukatin ang lakas ng kanyang baga, pinasubok sa kanya ang peak flow meter. Hinga po ng malalim, tapos blow po kayo dito kung ano yung pinakakaya nyong malakas. Inhale, tapos exhale, blow. Sa resulta ng test, nakitang mahina nga ang baga ni Janice. Nasa 220. Medyo makikita natin na mababa. Dapat kasi more or less mga 600 pataas para sabihin normal ang kanyang paghinga. Pinapayo ko na bigyan siya ng controller para ma-control talaga ang kanyang hika at hindi masyadong madalas ang pagsumpong. Bukod pa sa rescuer na ginagawa na niya ngayon. Para makaiwas sa madalas na pag-atake ng hika, iwasang magpagod. Kung kinakailangan maglinis ng bahay, magsuot ng mask para maiwasan ang paglanghap ng allergens o alikabok. At kung nakakaramdam na susumpungin na ng hika, agapan ito agad ng gamot. Ang pinakamainam ay kumonsulta sa doktor para malaman kung gaano kalala ang hika nila nang mabigyan sila ng karampatang gamot. Kasi yung iba,
kaka-nebulize lang, hindi ibig sabi nebulize ng nebulize, hindi kontrolado ang hika nila. So kailangan nila ng mas mataas na gamot para makontrol ito. Hindi dapat isawalang bahala ang sakit na asma. Delikado ito at matinding pahirap sa taong meron ito. Pero sa tamang edukasyon at medikasyon, ang hika kayang-kaya nating labanan.